Inilunsad na nga po ng ating mahal na Pangulo, PBBM, ang Nationwide Cleanup Drive nitong January 6, Sabado ng umaga, para buhayin ang bayanihan spirit sa pagre-resolba sa basura, at ito ay sa Baseco Compound. Pinangunahan ni Interior Secretary Benhur Abalos at MMNDA Romando Artes ang paglilinis ng kalat at basura. Daan-daang volunteer din ang nag-participate galing sa iba't ibang grupo at sangay ng pamahalaan. Sako-sakong basura ang nakuha sa isinagawang clean-up drive. Narito po ang pahayag ng ating mahal na Pangulo at ni Benhur, Interior Secretary Benhur Abalos. Inaanyayahan ko kayong lahat na dungalo at sumali sa mga pagkilos, pagtitipon at pagpapasinaya ng National Community Development Day ngayong darating na ika-anim na Enero. That day is neither new or novel. Three presidents before me have issued a proclamation encouraging our people to market in ways that best underscore the timeless ideals that community development hopes to achieve. Ang mungkahi na pasiglahin muli ang pagdiriwang ng Community Development Day ay nanggaling na rin sa mga pinuno ng ating mga barangay. Ang mga nasa barangay ay ang mga frontliner ng pamahalaan. They are the forward detachments of government service. They are the first responders to people in distress. Kaya kung walang patid at pahinga ang kanilang trabaho, ang community development ay hindi rin dapat ipagdiriwang isang araw lamang sa buong taon. Every day must be Community Development Day. At yan po ang prinsipyong tinutulak ng Build Better More upang agaran natin marating ang bagong Pilipinas at ang mithiin nitong kaunlaran, kapayapaan, kasaganahan para sa lahat. Maraming salamat po sa inyo lahat. Magandang umaga po. Good morning, good morning. Of course, yung ating lahat ng kapartner nandirito at iba-ibang ahensya, maraming salamat po. Lalong-lalo na sa lungsod ng Maynila. Ma'am, maraming salamat po sa ating DPS, Barangay Captain Espinosa. Alam nyo ba na sa buong Pilipinas, ang basura ay kulang-kulang 16 million metric tons. At 20% nito ay galing dito po sa Metro Manila. Alam nyo ba na sa araw-araw, ang isang tao sa Kalakhang Maynila, isang tao, nag-generate ng halos 0.8 o pa kilo. 0.8, halos mag-iisang kilo ng basura sa isang araw. At napakuha ko ng talaan, ako'y nagulat, no? Dahil yung sa basura na nag-generate natin, kulang-kulang 60% ay naitatapon sa mga estero, sa mga kanal. Napakalaking numero ito. Kaya itong araw na ito, ito'y proyekto ng ating mahal na Pangulo na eksplika kanina. Sana hindi lang itong araw na ito, hindi lamang buwan ito, kundi araw-arawin natin ito. It should be a way of life. Dapat mas isang tayo magpunta malinis. Naalala ko nung araw, no? Basta may candy ka, yung basura mo, dapat ilalagay mo sa bulsa mo eh. Hindi ba? Si Odi, nakita ko gano'n, nagulit ako, kaya pala kapal ng bulse. Pagtingin ko, puro plastic. Nakakala ko, kinuha yung candy, puro basura pala. Dapat yun ang isa-isip, mulat natin sa mga bata. Kasi ang malinis na tao, malinis na bahay, malinis na pamilya, malinis na komunidad, malinis na bayan, malinis na bansa. Napaka-importante nito. At yan ang mensahe ngayong umaga ng ating mahal na Pangulo. Kung kaya't kami, sanib-sanib na ahensya ito. Maraming salamat. Alam ko maaga kayo lahat nagising. Pero importante ang mensaheng ito sa buong bansa. Dahil tama po, 42,000 na barangay, buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, sabay-sabay ngayong umaga maglilinis. At sana hindi lamang ito, dahil we will make sure sa DILG, imomonitor namin ang performance ng bawat barangay on a monthly basis. And quarterly basis, magkakaroon ng awarding ito. No?
Ito po ang gagawin natin. Tututukan talaga namin ito. Ano magagawa natin? Number one, spirit of volunteerism. Napaka-importante yan. Number two, importante ang recycling. Ito, babasahin ko na sa inyo yung mga... Alam nyo ba na halos kalahati ng basura natin ay pwede ma-recycle. Ito yung mga sa kusina na pwede i-compost, yung mga tree trimmings, yung mga pinutol na mga halaman. Ang 23.65 naman ito ay ang mga bakal, ang mga salamin na pwede rin i-recycle. Tapos ang 7.6, ito yung mga tetra pack, yung mga flexible plastics, mga sachet, mga textile, pwede rin ma-recycle. In short, ang hindi lamang pwedeng ma-recycle for disposal ay 12% ng Metro Manila at 4% nito ang dapat for special treatment. Ito yung mga iringgili at mga hospital waste. So kung titignan mo lahat, meron tayong pwedeng magawa at yan ang dapat ibaba natin. Yung paggawa ng fertilizer sa mga wet garbage. Tapos andyan yung mga gagawa ng plastic. Sayang wala lang rito, no? May proyektong maganda ang MNDA na yung basura na isang lugar, ilalabas mo, titimbangin ng plastic, titimbangin ng kung ano pang iba, at meron kang notebook, iipunin mo points mo. At sa points na yun, pwede ka na mag-grocery. Merong bigas, merong corned beef, ginagawa po to linggo-linggo. No, ipapakita po namin, sayang hindi lang nadala po rito. At ipapakita rin paano gumawa ng compost. Kung magagawa natin yun, sinabi ko sa inyo, ang matitira lang ay 12%. Pangalawang pwede natin magawa, ako'y nananawagan sa lahat ng alkalde ng Pilipinas, sa lahat ng mga vice mayor, mga konsihal, na magkaroon tayo ng ordinansya na kung ikaw ay nagtatapon ng basura, huwag na yung fine, kawawa pa eh. Paglinisin na lang natin. Community service, basta makita kita ng tapon, sige. Magwalis ka dyan ng isang oras o 30 minutes para matuto na. Hindi ba? Pangatlo, importante rito ang circular economy, yung sinasabi ko. Na yung basura natin, ito i-recycle natin. And of course, yung trash traps. Ano ibig ko sabihin? Bawat estero, kung meron tayo sana ng net na may magbabantay rito, ginagawa rin ito ng MNDA. Sayang, hindi ko napakita yung detrato, pero kung makita nyo yung ating water pumping station, yung mga basurang kakapal dahil sa trash trap, kung pumasok sa pumping station, masisira ang pumping station. Pero kung bawat dadaanan nito may trash trap, ang laking bagay nito, at yung magtatapon, hulihin. Dapat bantayan ng barangay ito. Talagang mano-mano ito. At ang pinaka-importante sa lahat, sana ma-achieve natin na hindi na kailangan mahuli. Dapat may disiplina. Dapat may disiplina. Bawat isa na hindi ka na kailangan sitahin, dapat alam mo na kung anong tama at anong mali. At ito'y mulat natin sa bata dahil ito'y para sa atin, para sa ating bayan, para sa ating mga anak, para sa ating kinabukasan. Yan po ang layunin ng ginagawa nating ngayong umaga.